Hello guys, meron tayo dito Fortuner. Tapos i-upgrade natin to, low beams nya. Kita nyo naman, stock projectors lang to, halogen, na nilagyan ng HID kit. So ito, check natin kung gano'n siya kaliwanag. Naka 55 watts na balance na ito. So below 300 lang nakita natin dito sa isang side. So hanapin lang natin yung pinaka maliwanag na spot. So ayan, nasa 300 lux lang siya at 8 meters. So i-upgrade natin yun mamaya. Kailangan mo natin buksan ang headlight. Iinitan mo natin ang heat gun, yung side na may glue. So hanggang lumambot ka, iinitan natin saka natin ipapahin natin para maghiwala yung lens at mismong housing ng headlight. Tapos ito, nakalagay na yung projectors natin sa low beam. So iti-check ko lang yung level ng low beams kung saan natin itututok yung cut-off line. So nandyan siya. Then din natin itatapat yung guhit ng mga cut-off. So passenger side okay, driver side okay din. So eto lang yung baseline natin. At least may tumugma dun sa dot ng laser. So possible yan na iakyat natin yan mamaya. So eto na siya. Yung high beam naman na spot, lalagyan natin ng projectors din. So quad projector itong ginagawa natin. So parehas na projectors ang ginamit. AES B1 King Kong projectors. So clear lens pa ito. Pero D1S, D2S ready naman na. Yung bulbs na ginamit dito, UPS 57 Kelvin. Tapos pare-parehas na 55 watts na balas. So ganito itsura nya, naka nut and bolt. Tapos semi-recess din yung pagkaka-install ng ating projectors. So halos agad na pala yung placement ng projectors natin kasi ano, tumutukod na yung mounting point. So ito, chine-check ko kung tama na yung pagitan ng mga projectors between low beams and high beam projectors. So apat kasi to kaya medyo tricky gawin. Pero kaya natin yan, dahan-dahan lang. So ito yung balance nya, 55 watts yan. So check naman natin sa may low beam side. Kailangan kasi pantay-pantay yung low beam parehas, tapos yung high beam parehas din na magkapantay yung level nila. Para at some point sa kalsada, magtagpo yung mga guhit nila. Hindi magulo. So yun lang yung chine-check natin dito. Saka pinaka-importante, kailangan pantay-pantay din yung cut-off. I mean yung rotation nila, pantay-pantay. Hindi magkakaaway. So ayan, apat na projectors na yung gumagana. Yung nasa high beam at high beam, pantay sila parehas. Yung mga nasa low beam na dalawa, pantay din. Kitang-kita yun, napakaliwanag nung ilaw niya ngayon kumpara kanina. So check natin. Sukatan natin ulit sa lux meter natin kung ilan naabutin. So nasa 2,400 lux yung maximum lux natin na nakita so far. So check natin kung may itataas pa. So ayun guys, umabot tayo ng 2,500 lux. Pero kita nyo naman, hindi lang siya konting spot, maliit na spot yung 2,500. Malawak yan. Hindi man pantay-pantay na 2,500, pero kita nyo nasa 2,000 lux pa rin. So eto na, may shroud na yung ating high beam side projectors.
Pegasus Shroud ito for 3 inches projectors, pwede rin sa 2.5 with Centic Ring. Tapos ito yung ating mga balas, nagdagdag din tayo ng harness para dun sa high beam projectors para sumabay siya sa low beam natin. Ito yung connector natin para sa high beam solenoid, so mag-share na lang sila. Hindi naman ganun kabigat ang load, so okay lang yan, sabay na lang. So ito, may fleece tape na tayong nilagay para protektado naman kahit paano. Yung fog lights nga pala na ilagay na rin natin, hindi lang na-document yung installation. Sa isang araw, ito na yung pinakamarami. Pero, ayan na siya. Halos OEM na rin tignan kahit paano. Kunti lang yung gap, saka hindi rin ganun kalubog. Kasi usually pagka-quad, so, yun yung fog lights na yan. 3 inches din mga kapatid. Hindi pa kasama yung fog lights. Paraan para ma-install siya. Yung mga gamit nga pala, dala-dala ito ng client natin. So, labor lang ginawa natin dito. Two pairs ng projector headlights. So, bali, apat na low beam, apat din na high beam. Naka-double tint kasi yung sasakyan natin, kaya kailangan sobrang lakas din ng ilaw mo. Ayun. Tapos pa-high beam nga sandali. Ano yan? So, check lang ulit. Low beam lang. Tapos pa-high beam sandali. Halos hindi naman gumalaw. Okay, low beam ulit. Yung tapos projectors natin, naman. May konting restriction kasi gawa nung rubber seal. Naubusan tayo ng universal type, kaya yun yung stock ang ginamit natin sa may low beam side. Tapos ito na yung fog lights niya. As requested ng ating client, hindi na lang din natin kinabit yung high beam solenoid. So yung fog lights niya, parang fog lights lang din talagang function. Wala nang high beam. Kasi naman, itong headlights ko lang niya, apat na yung high beam mga kapatid. Tapos meron pa siyang malaking spotlight sa so bumper. Saktong-sakto lang yung ating Pegasus Shroud. So medyo similar to sa ating G5 CD. Yeah, okay na po. Tapos ito na, nakalabas siya. Pa-high beam sandali. Saktong natin, low beam, high beam. Tapos low beam. Tapos fog lights na. Tapos kung napapansin sa may gilid, maliwanag pa rin. So yun lang. Thank you for watching. Okay.